video, I will be showing you yung mga Momzilla finds namin last November 9, 10, and 11. Galing ako doon noong November 9, Friday, mag-isa lang muna ako kasi gusto ko mag-ikot. Wait, bago ang lahat pala, ano ba yung Momzilla Fair na yan? Momzilla Fair is parang isa siyang fair kung saan makikita mo yung mga gamit ng baby, mommy, na nagbe-breastfeed, yung mga kailangan ng mommy, kailangan ng baby, ganun. Tapos mga vendors, nandun na din lahat. Nasa isang place lang sila, and then sama-sama, tabi-tabi, makikita mo sila. Kumbaga, nung wala pa akong, hindi pa ako buntis. Ang mga pinupuntahan ko dati is bazaar. Bazaar ng damit, ganyan. Ang meron sa mga ganun is mga damit mo, damit na pang babae, ganyan. Tapos mga makeup, mga kung ano, pag nagbabazaar, di ba? Familiar naman kayo doon. So, ganun siya na pang mommy and baby. And then, yon. So, yun, nasabi ko na kung ano yung Momzilla. Paano sumali sa ganyan? Kasi pag minsan may mga nagtatanong sa akin, paano pumunta doon, or paano sumali, ganyan. Pupunta ka lang, pa-follow mo sila sa Instagram para updated ka kung kailan yung mga events nila, ganyan. And then, pag nandun na yung event, punta ka lang kung saan yung place. Like, madalas naman sa Century City Mall sila. Kasi galing na ako doon dati, nung buntis ako. Kasama ko yung sister ko. Sinamaan ko lang siya. Pero hindi pa ako bumibili noon. So, yun. Century City Mall din siya. So, may bayad siyang 100, di ba? Yung iba, parang isip, ay, may bayad, ganyan. Pero, actually, alam mo, okay lang. Kasi, meron sila dong booth na pwede kang magpa-picture and then pwede kang manalo. So, may free picture ka na, maganda yung photographers nila, ganyan. And, ang ano nila is cocoon, ano ba yan? Wait. Cocoon Studio PH. Yon. Follow nyo sila sa Instagram. Sorry pag nasasamit ako ha, kasi pag nasasalita talaga ako ganun, yung dire-diretso, ewan ko kung ako lang ba yun. Pero siguro naman nafe-feel nyo din yun. Pag dal-dal ka lang dal-dal, minsan masasamit ka. So yun, hindi ko alam kung dahil nagdadal-dal ako sa camera, kaya ganun or yun. Anyway, ayun na nga. Ano pa ba yung pwede nyo itanong sa akin? Yung IG account nila, yung price, no entrance fee, tapos yung place is the Century City Mall. Tapos, at saka maganda pala doon is ano, pag may kasama ka ng baby, like kami, may kasama kami baby noong una namin punta doon. Kasi twice na ako nakapunta doon. Pangalawa ko noong November. So, noong una namin punta, hindi ko napansin yung photo booth. Ay, meron din yan, hindi ko lang napansin. Or hindi ako nagpa-picture ganyan. Tapos another ano doon is yung mga babies nyo, kung may anak na kayong kasama, pwede maglaro doon sa baba, sa fourth floor. Meron silang isang malaking play area na pwede nyo iwanan doon yung anak nyo na yung binabayaran eh, yung 100 na yun, feeling ko. Tsaka syempre yung rent, ganyan. Pero diba, 100, ano ba naman yung 100 tapos mapapaglaro mo na yung anak mo ng gano'n? Walang, alam mo yun, walang oras. Like, gusto niya ng mga 3 hours dyan, o, di sige maglaro ka ng 3 hours dyan, diba? So, yun. Or pwede siyang pabalik-balik. Pag gusto niya 1 hour lang, rest, balik, tapos mamaya balik ulit. Wala, hindi siya limited. So, yun. Unlimited siya. So, ano pa ba? So, papakita ko na nga sa inyo yung, kung ano yung makikita sa Momzilla Fair. Kasi, hindi muna ako nagbibili ng gamit ng mga babies. As in, wala pa halos like. Siguro meron ako konting puti, konting damit, ganyan. Pero yung gamit-gamit talaga, wala pa. So, yun. Nung pumunta kami doon, sabi ko kailangan ko pumunta doon para at least makumpleto or maayos na namin yung gamit ni baby bago siya dumating. Kasi ngayon, sabi, yun nga, parang siguro ngayon 31 weeks na ako. Pero, ewan ko, siguro mga 33 na ngayon. Anyway, fast forward na tayo. Pakita ko na sa inyo kung ano yung mga
Momzilla finds ko doon. So, una is yung mga ito. Nakabili ako nito. Ayan siya, M2 tea drink. Malunggay, okra, luya concentrate. Bumili ako nito kasi nung una, hindi ko siya dapat bibilin kasi wala lang takot ako baka lasang luya or okra or malunggay naman okay lang. Takot ako. Kaya lang, ang binili ko kasi is ito. Yan, Mother Nurture 7-in-1 malunggay choco mix. Nakita ko na to dati pero hindi pa naman allowed na inumin ko. Yun. Tapos, inano ko dito, sinadjust ko dito sa sister ko na inom siya nito. Kasi hindi kami nagko-coffee pareha. So, yan. Ito lang dapat bibilin ko. So, apat. 1, 2, 3, and 4. Bumili ako apat. Kasi pwede ko na siya simulan inumin. Siguro mga 34 weeks ako. Parang gano'n. Hindi ako sure na tanong niyo sa OB niyo kung pwede na. Tapos, ang ano niya is ano lang siya. 140. Diba? Kung bibilin ko to online, may shipping fee pa. So, mas maganda dun kasi nandun na, alam mo yun, mas pandadampotin mo lang bayaran mo na. Wala nang shipping fee. Kung baga, para yung mga online stores, dun mo makikita. Kasi, parang since wala silang shop or ganyan, or malayo, dun na lang para malapit. Ay, ako pala sa akin malapit kasi Makati kami. So, yun, talagang gustong-gusto ko siya kasi ang lapit lang niya sa amin. So, para isang ikutan mo lang doon. Madami kang pakitang mga stores. Parang books, gano'n. Tapos, kaya ko nga ito binili, kasi puro ganito yung binili ko, di ba? Sabi nung sales lady doon, sabi niya, ma'am, bili ka nito M2 kasi maganda. Sabi ko, ay, bakit kasi may luya yan eh, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, hindi ma'am, kasi para may para ka lang iced tea na iniinom. Masarap daw siya. So, yun, to-try natin. So, yan. Medyo mahirap pala mag-haul, no? Kasi, nung isang araw pa to dapat gagawin. Dapat nung Sunday, Monday na to. Kaso hindi ko maisip kung paano ko aanuhin, i-haul. Kasi sa sobrang dami, parang, nakaapin na pala. Medyo mahirap mag-haul in fairness. Tapos, pangalawa ko naman nabili is ito. Ito. Gusto ko ito i-try. Tada! Kasi, maganda yung reviews dito eh. Sabi, nabasa ko sa isang parang Facebook group. Ganyan. So, meron. Maganda daw. Ang binili ko na is small. Na may 54 pieces. Ang tanda ko dito, 709 ko siya nabili. Pero ang original price niya, 900 something. So, magkano lumalabas yun? I-compute natin. 709 divided by 54. So, parang 13.1 per piece yung ano. Pero sobrang lambot, as in parang bulak lang daw to. Maganda sa ano ni baby. So, yun, small binili ko. Tapos, meron siyang free na ano, ganito. I'm not sure if newborn. Newborn. Small. Ayan. Parang ito lang yung free niya. Bale, 6. Magbibili ka ng isang, kasi ito yung large, may small sila. Yung size, ito yung small. Ito yung small. So, pag bumili ka ng ganito, may 6 na free na diapers. So, para magkano na yung so, nakatipid ka talaga. Compared pag bibili mo siya sa Rustans or ano, medyo mas mahal. Tapos, ito nga yung binalikan ko kasi hindi ko alam na ganun pala kadami. Akala ko enough na yung mga 54 for mga 1 month. 54 pieces for siguro 1 month. Baka hindi. So, bumalik ako. Ubus na yung small. I mean, yung large pack na small size. So, ito. Ganito na lang yung nabili ko. Ganyan siya. Ilang pieces to? 24.
So, naipag-bargain na lang ako kay ate. Pinagbigyan naman niya ako. Binigyan na lang niya ako ng... Parang makumpleto lang yung 54 pieces. Binigyan niya ako ng mga extra freebies pa. So, yun. Okay. bibigyan ko kayo ng feedback dito or review kapag nagamit ko na pag nandiyan na si baby. So, next is, ano pa? Ito pala. Yung mga nasa tabi ko na muna yung mga kinukuha ko ah. Ang dami kasi ang kalat eh. So, ito yung, ano ba daw? Wait, baliktad. UV Care Super Power UV Vacuum. Maganda din yung reviews dito. As in, sabi, great investment daw talaga to. Kasi syempre, di ba? Akala mo minsan, malinis na yung kama mo. Pero yun pala, hindi. Parang hinahatching ka, or may allergic rhinitis ka. So, ayan, balik tayo. Naputol kasi yung shots ko kasi humihinis daw yung camera. So, anyway, yun. Ito siya. Ayan, nabili namin siya sa The Parenting Emporium. Dun lang din. So, ano siya? UV Care Super Power UV Vacuum. Removes dust mites, bed bugs, and kills bacteria with UVC light. So, diba? Malilinis niya yung bed mo. Akala mo lang malinis yung bed mo. Yung pala, hindi na. Tapos, ano siya? Ayan. Space-saving charging seat. Wireless, kaya maganda. Tapos, patent U-type UVC germicidal lamp. And, ano pa ba? Visible dust bumps. So, makikita mo talaga kung ano yung makukuha mo. So, gawin ko na lang ito na review kapag nagamit ko na. Kasi hindi ko pa naman siya nagagamit. Siguro mga one of these days, gamitin na namin para malinis na yung bed. Para at least bago dumating si baby or hanggang ngayon pala, masimula na namin malinis. Pwede mo siyang gamitin sa, alam ko, sa bed, sa sofa, and yung mga ano, sa upuan sa kusina na, di ba, iba doon tela, ganyan, yun. Pwede yan. So, ang price nito, eh, medyo mahal siya, pero investment naman talaga. So, sabi ng asawa ko, para kay baby, sige, tingin na natin yan. Actually, para sa amin, dalawa pala. I mean, sa akin. Sa amin, dalawa ni baby. So, yun. Next naman is ito. Ano to? Baby Delight Snuggle Nest Traveler XL. Indoor and outdoor portable infant sleeper. Kasi hindi pa namin mapag-decidean kung co-sleep ba namin siya or magki-crib kami. Kasi ayaw namin sana mag-co-sleep kasi nga baka in the long run mahirapan kami naman yung hindi makagalaw. Masanay siya na lagi namin siyang patabi. So, yun. Siguro ito once in a while pag gusto ko siya sa kama katabi. Pero sasanayin ko din siya kaya meron kami kinuhang crib. Gusto ko sanayin talaga siya sa crib. Ito yung crib. Hindi ko mapakita kasi malaki siya. So, yun. Ang maganda naman dito is ito yung ang version na to is yung Traveler XL. Ang meron dito, ito yung kompleto na. Saka ito na yung kinuha namin kasi parang feeling ko mas sulit. So, meron siyang lights, sounds, and vibration. So, yung parang mga yung parang narinig niya sa tiyan mo, marinig niya din dito. Para matulungan siya sa unang mga first few days niya na matulog. Tapos meron siyang bug net rolls or yung parang kulambo in Tagalog. Tapos may canopy siya. Yan. Ganyan. Hindi ko pala pinapakita. May canopy siya. Tapos meron nga siyang parang kulambo. Kasi uwi kami ng Lucena pag nanganak ako. So, doon namin siya balak. Doon muna namin balak magstay for the first month actually. So, yun. Tapos dito, hindi na ako bumili na unan kasi takot ako sa seats. So, yan. Ano pa ba? Enclosed design surround. So, hindi namin siya, malaki yung asawa ko, so hindi namin siya
madadagdagan. Ako naman medyo malikot. Eh, malito akong malikot matulog. So, yan. At pa ba meron siya? Canopy! Yung sounds, tapos yung yan ko lambo. And, yun, natatravel siya. So, kung gusto namin siyang dalhin sa outing, or sa in-laws ko, or sa musukay na mama, pwede namin siyang dalhin. Dito naman di ako nag-worry kasi walang lamo. Kaya lang, ito na yung ganun. Konti lang naman yung difference eh. Parang 400 pesos lang dun sa isa. Yun nga lang, ang wala dito is yung parang inclined yung baby pagtulog. Yung sa isa meron, yung sa harmony meron. Pero, bayad na namin nung nalaman kong wala to. Noon, akala ko nung una meron to. Naguluhan ako. So, sabi ko, sige, okay na din yan. Tapos, naisip namin, lalagyan ko na lang sa ilalim. Ito kasi napapatad. Naangat naman to. Papaltan na lang namin sa... Lalagyan ko na lang sa ilalim ng siguro mga blanket para medyo mas nakaangat yung upper part niya. So, yun. Next is... Ito. Magkakatabi. Kasi dun ko din naman ito pinili. Pumili ako ng mga breast pump bags or yung mga milk storage bags. Breast milk storage bags. So, yun. Ang size nito is... Wait, tatlo ko eh. Ay. Yan. Ito yung mga kinuha ko. Yan. Ito yung pinakamaliit. Ilan ito? Check. 4 ounce lang siya. Yan. Ito, 4 ounce lang. And then, ito naman, ilang ounce to? Hindi ko makita sa nakalagay. Basta mas malaki siya. So, yun. Ito yung parang katulad ng maliit na milk storage bags din. A breast milk storage bag. Kasi syempre, diba, hindi naman laging kakainin ng baby mo yun. So, pag nag-pump ka, lagay mo lang sa ganito, tabi mo, i-ref mo, tapos magkailangan niya, ganun. So, maganda din may ipon na ganito. Although, stay-at-home mom naman talaga ako niya nag-work, pero gusto ko lang para lang hindi masayang or may paglalagyan ako nung sana madaming breast milk. Tapos ito, bumili lang din ako nung breast pump bags. Ang difference lang nila dun, same size sila nitong isang purple, tapos ito parang mint green, ganyan. Ang difference lang nila, itong mint green, pwede siyang diretso na from the breast pump. Kaya lang, hindi naman niya pala inaano yung breast pump ko, so wala. Ang habol ko lang talaga dito is yung kulay. So, 3 for 1,000 siya. Nabili ko siya dun sa pinagbilhan ko din ng snuggle nest. Magkakatabi sila. So, yun. Bumili ako nito. Nag-hoard na ako kasi ang mahal nito sa malls. So, mahal din naman pag regular price nila. So, diba, 3 for 1,000, mura na yun. So, nagbili ako ng 9 pieces. So, 1,000. Tapos ito, bumili ako nito. Para salitan. Binigyan ako ng isa nito ni Mama, pero para lang may salitan siya. Yan. Meron siya itong yummy meat. So, yun. Ano pa ba? Doon sa store na yun, yun lang. Ah, binili ko pala to sa, ano ba to? Snuggle Nest and... Nalimutan ko saan. Basta Snuggle Nest. Ganyan. So, tapos na tayo dyan. Lagay ko na dito yung mga tapos ko lang. Next is, sa herb, galing naman sa Urban Essentials. Napili ko is, kasi meron akong mga, meron, konti lang naman yung, ano ko, yung bottles ko. Kailangan, gusto ko lang meron, para, syempre, pag nag-breastfeed ka, para lang may boobie break, ganun.
para makapagtahinga ka din. Yun. So, ang meron ako is, binilan ako ni Mama ng Tommy TV. Pero wala pa dun sa box. So, pagdating niya, nandun na yun. And just in case na malay mo, mauna ako manganak bago siya dumating, ganyan. Bumili kami nito. Tomo-tomo, isang set na siya. Meron ditong, meron siyang one-piece na baby bottle na ano, na 150 ml. Tapos, dalawang 250 ml. Kasi, syempre, sa una, yung maliit lang kailangan niya, 150 ml. And then, eventually, yung mas madami is yung mas malaki, 250 ml. Dalawa nun. And then, meron siyang apat na replacement nipples na slow flow. Isang piraso pala na slow, 2 packs. Bale, ano ba yan? Bale ito. 2 packs, tapos iisa parehas. So, dalawang set, dalawang pair ng slow flow, and then dalawang pair. Isang pair. Okay, so nasa na tayo? Nalito ako kanina, sorry. Anyway, ayun nga. Isang pair ng slow flow, tapos isang pair din ng fast flow. So, apat siya. Ayan, apat. Diba? Ayan. Tapos, meron siyang silicone heater. So, bale tatlong bote. 1, 2, 3, 3. Tapos, ilang, tapos syempre doon sa bote may mga nakalagay na na yung ganun, parang ano, label ng bottle. Tapos may 4 pa na extra. Tapos meron siyang silicone filter. So yun, maganda. Sana magustuhan to ni baby kasi ang mahal. So yun, maganda daw yung ganitong brand ng baby bottles. So, if ever hindi yan mag-ano sa kanya, ang next ko is yung pigeon. Pag hindi naging okay to sa kanya. Pero sana mag-work na yan kung ano yung meron. Like yung Tommy Kitty tsaka yung Komo-tomo. Okay na yun sa kanya. Tapos, kumuha din ako nito. Kasi, naano lang ako. Kasi parang ang ganda-ganda niya. So, ayoko naman na order pa ako online. Tapos, halimbawa, hindi siya magkaigil doon sa ibang swaddles na meron ako. Umili lang ako isa. Kasi, meron akong dalawa na wombi galing sa sister ko. Bilan ako ng mama ko nung isa na parang gano'n yung nasisintin. Tapos ito na, yun. Sabi ko, paano pag hindi siya okay pala doon? So, bumili lang ako ng isa para sa kanya. Tapos, kung ano man yung mag-work sa kanya, edi yun. Para lang may backup. Kasi, syempre, ayoko mag-panic na nandun ako sa Lucena. Tapos, tsaka pa ako wala nun. So, yan. Tsaka naka-discount naman. So, okay na din. Pag anak mo talaga, grabe, no? Kahit wala ka na eh. As in, wala akong nabili. As in, siguro simula na nabuntis ako, hindi ako bumibili ng kahit anong makeup, kahit anong, wala, as in, totally wala. Kasi ito pa yung nabili ko. Bumili ako ng, ito pala, nabili ko pala sa sarili ko. Kakakasabi lang na walang binili, tapos bumili sa sarili. Anyway, bumili ako nito, wink. Ultra large black. So yun, para pag kapanganak ko may suot ako. At least isa. So yun. Isa lang. So pa nga isa eh, kaya lang mahal kasi. Siguro isa pwede ko bilhin pilaw. Or kaya lang sabi ko ang daw. Anyway, bahala na. Lalabhat ko na lang ng mabilis. Mabilis naman matuyo. So okay na rin. Bumili ako ng dalawang baby goals. Since boy nga yung anak ko, so blue. Ito parang sky blue, ito naman parang powder blue. So yung isa sa diaper bag, yung isa sa bahay lang. Para baby isa. Then, ito, may nabili din ako na bagong ano. Ito, try ko. Subal. Ito is for, ano, for
itch relieving moisturizing cream. Ganyan siya. Tinay ko siya, may mint, may parang peppermint something siya doon. Tapos, in fairness, maganda yung ano. Sabi nyo, okay daw, i-try to. So, try lang natin. Kasi sa chan ko, meron na eh. Minsan nangangati. Pag yung iba yung suot kong damit. So, subal. Then ito, from Parenting Emporium ulit. Ito, buti umabot ako nito. Hindi ko to dapat bibilin. Pero nag-iisa na siya. Sabi, bibili ko na kaya. Kaya lang, baka pag napawisan si baby, baka ano. Pero okay din. Baby move siya. Ayan. Baby move love nest. Ano siya? Para hindi ma-flathead yung baby mo. Ayan o. Parang product developed by Dr. Manuel. Sure. Pediatrician in France. Well-distributed. Gentle prop. Baby's heads. Baby's head doesn't rest only on the back of the skull. So, parang, alam mo yun, hindi ma-flat yung head ng baby mo. Diba? Yun ang ayaw. Sana ma-prevent natin yun. Ayaw ko naman takot kasi kung padapain siya. Kaya, hindi ako niyan. Ang price nito is, ano, ilalagay ko na lang yung mga prices niya sa description box. Itatry kong isa-isahin. Sana mahanap ko yung resibo. So, yun. Tapos, bumili ako nito. Mega malunggay. Isang box lang. Kunti lang naman difference. So, yung iba, bibili ko na lang sa birthday drugs. Para makabili pa ako ng ibang gamit ng baby. Kasi pag dinamihan ko yan, hindi na makabili ng gamit. Tapos, ito, fuzz up. Isa kami ng husband ko para, di ba, sa phone namin, para hindi namin maano si baby pag nandiyan na siya. Yan. Ayan o, antay kung ano yung fuzz up. Sige. Anti-radiation patch for your smartphone. Pag-isa lang kami. Meron doon pang family. Parang 5 or 4 pieces yun. Eh, dalawa lang naman kami. So, yeah. And then, ito nga for my nephew, Muy Muy. Hi, Kat! Hi, Muy Muy! Yan. Hindi ko pa binili ito. Hindi ko pa binilhan ito yung baby ko kasi 6 months pa naman gagamitin. So, si Muy Muy na lang muna. Then, ito, virgin coconut oil para sa, di ba may ang baby, may mga puti-puti, ganyan. So, ito yung ipagpapahid ko sa kanya kaysa yung parang normal yung ginagamit dati, Johnson's baby oil. Pero sabi, mas magandang gamitin yung mga natural na products. So, ito yung binili ko. Price nito is $330. And, ito. Nakabili ako nito. Medyo mahal siya for a sponge. Pero gusto ko lang i-try. Para, alam mo yun, kasi dito sa Pilipinas, di ba, madas. Dito sa condo nga, kahit nandito lang ako or hindi ako lumalabas, parang naligo naman ako. Pero mamaya parang dumi-dumi mo na, alam mo, parang nakaka-attract ka talaga ng dust. So, ito is yung Bellini Sea Sponge. Ayan. Bellini Sea Sponge. Ang price nito is $680. Natural Sea Sponge from the Mediterranean Sea. O, diba? Honeycomb number 12. Kung bala ko dito, para titik. Since maliit pa lang naman siya, gumupit-lumitin ko na. O, diba? Tip number 1. Tipit. Ang mahal kasi, $680. Tapos isang gano'n lang wala. Tapos dapat daw every month. Papalitan. Kupit-kupitin na lang. Parang ginagawa ko sa ano. Ginagawa ko sa panglinis ko ng sabon pag naghuhugas ako ng pinggan. Malaki yun. So, minsan hina-half ko lang para makakalinis din naman eh. O, diba? Next video yun. So, ito bala kong kupitin ko. Siguro mga 1, 2, 3. Siguro mga 4 kasi. Pa naman akong mag-lipot mamaya. Ito. Next is ito. Bumili ako ng towel.
galing sa newborn. Local lang daw to. So, dito siya sa ginagawa sa atin. From Filipino yung gumagawa nito siguro. And, napabili ako nito kasi sobrang as in. Ang dami ko nahawakan na towels doon. Pero, last ko na kasi siya na hawakan nung pauwi na kami. And, paghawak ko siya. Grabe, sobrang as in. Sobrang lambot. Sobrang... Gusto ko nga din eh kung may malaki nito. Maganda siya. So, yun. Gusto ko lang i-try kay baby. Medyo pricey siya kasi parang 950. Tapos. Pero maganda naman siya. So, dalawa yung laman nito. Isang box. Hooded towel at isang washi to. Pero maganda siya. So, patry natin. Tapos, pag nagustuhan ko, edi malay mo. Diba? Bumili pa ako ng isa pang color. Siguro pag medyo 1 year old na siya or mga 6 months na siya. Maganda. Super ganda. Kaya, in, try nyo to. Maganda siya. Although, meron ako ng mga maliliit na mga 1500, ganyan. Pero, nung nahawakan ko yun, as in, maganda siya. So, ano siya? Bamboo hooded towels. Diba? Hooded towels, tsaka wash. So, ito naman. Ito, na-excite talaga ako dito. Gusto ko siya. Kasi, syempre, pag nanganak ako, yung mga bidet, ang lalakas ng pressure nun. Tsaka, tsaka pwede siya ilagay sa bag. Lilinisin mo lang. Tapos may ano pa nga to eh. May bag pa. Para pwede mo. Hindi naman kalili na ilagay sa bag. Diba? Tapos na ano siya. Na ganda siya. Pakita ko na sa inyo. Parang naman cool. Ang tamad nun. Nag-unbox. Nag-haul. Pero hindi pinapakita talaga. Yan. Ginaganyan siya. Hindi ko na isa-isahin i-unbox ha kasi super tatagal talaga tayo. Yung mga madali lang na-ialis sa box, yun naalisin ko na. Pero iba, pwede nyo na pag nakita nyo, pwede nyo naman i-open, ganyan. Tapos malin nyo dun sa mga susunod na vlogs ko, mababanggit ko naman, ay maganda to, or ay favorite ko na to, ganyan. So yan, ang hindi ko magsabi ng ganyan. Portable bidet. Ay, naatok na naman ang buntis. Pero tapusin na natin ito. Yan. Tapos ito pala. Nasa niya? May tela po na kasama. Ayan. Bumili ako nito from Tiny Wings. Ang ganda ng quality ng mattress nila. Ito parang baby wedge pillow. Ito yung parang nilalagay mo na nakaganyan. Kasi syempre, diba, pag hiniga mo yung baby, flat. So, ito, pag hiniga mo siya, pwede na siyang hindi maglungat or mag-ano, kasi nga, nakaangat, diba, nakaganyan. Yun yung gusto ko dito. Tapos may fee na siya na pillow case na kasama pag binili. I think this is, ano, 1.8. Tapos, nabili namin siya ng 1.5 na lang dun sa Momzilla Fair. Excuse me. Nantok na. Sorry naman. Anong oras na? 3:30. Time check. So, yan. Alam mo naman, pag buntis, lagi inaantok. Tapos, ito pa. Bumili pa din ako nito. Sayang nga, bumili ako nito. Dapat pala hindi ako bumili. Bibili pala ako ng sister ko nito. So, sa kapatid ko, if you're watching, hi Kat, iba na lang. Yan. Ito, haka. Kasi, must have talaga to. Ako din naman nagsabi sa kanya nung nanganak siya na bumili siya nito. Wala siya nito nung una. Tapos, nagbili ka nun kasi pag doon na, dede, sabi ng friend ko, nakita ko sa kanya, bakit meron ka pala ganyan, tinanong ko. Sabi niya, kasi parang may letdown yung isang boobs. Halimbawa, nandito si baby sa kabila. Ito yung pang salo mo dun sa kabila. Kasi syempre, may natulo pag nagbe-breastfeed ka. So, yun. Tapos, ito yung lock. Ayan. Kaya kailangan ko ng chocolate para mawala yung anto ko. Ano pa ba? Ito! Bumili
bibili ako ng towel. Ang hirap magbigay pag sa anak mo talaga, promise. Hindi nyo naman kailangan to bilhin lahat, ha? Hindi naman to essentials. Ito ay haul ko lang. Kumbaga, wala arte ko eh. Kaya, ayan. Anyway, ano siya? Elephant. So, very classic. Yun yung bibili ko. Ang tagal ko na ito tinitingnan, namamahalan ako. Pero nung nandun na, parang sabi ko, sige na, bili ko na nga. Para... kasi ang tagal ko na ito tinitingnan, tinignan ko na ito nung nanggaling kami ng sister ko eh. So, yun. Parang may cute siya na towel. And, ito naman. Sa isang store ko lang ito binili. Lulu Joe muslin blanket. So, ito, muslin blanket na siya. Ang bala ko dito, ito yung gagawin ko sa kanya yung first week. Halimbawa, magtawa day, ganyan. Or, para kasi dapat may tela kang puti. Wala man ako tela puti sa itong maghahanap nun. So, ito ang cute na bili ko. Kasi, binili ko na kasi, meron siya parang ruler sa gilid. Tapos, makikita mo yung, ano niya ako, yung paglaki niya, di ba? Tapos, simple lang, classic. Tapos, pwede kong, yung iba kasi ibang designs. May drawing-drawing. Eh, gusto ko to, para lang malalagyan ko siya ng black lang siya. Tapos malalagyan ko siya ng kung ano-ano dito. Na halimbawa, toys or ganyan. Diba? Simple lang. So, yun. Tapos, ang purpose nito is yun nga yung kaartihan ko na yung monthly pictures niya at saka pwede din tong muslin blanket. So, pag nagbe-breastfeed, pwede ganon. So, yun. Tapos, ito naman. Aray. Pala. Bumili ako ng... okay. Pagsama pare-pareha si Nani. Bumili ako nito. Moby. Isang set na siya. Yung newborn set na yung binili ko. Para kompleto na. Meron siyang mga Q-tips. Ayan o. Meron siyang mga Q-tips. Meron siyang ito maliit, ito malaki. Tapos meron siyang large cotton balls. Meron siyang mga gasa, sterile gauze. Tapos meron siyang jumbo pads. Ano pa ba? Madami. Tapos wet wipes. Meron siyang wet wipes. Tapos, yun. Isang set lang muna. Tapos, tsaka ko na siya ulit bilhan pa niya ubos. Isang buwan lang naman eh. Tapos, siguro, order na lang ulit ako. Hindi ko pa alam kung, hindi ko kasi ma-estimate kung gano'n ba kadami yung gamit. So, isa-isa lang muna. Ganyan. Tapos, may freebie sila na binigay sa akin. Isang gasa, tsaka cotton balls. Oh, sorry, natuko ko. Ayan. Tapos, ito, binili ko din. Disposable breast pads. Ganyan. Abala ko dapat bilhin yung pigeon kasi nauna kong magugustuhan. Limot ko lang kung anong price nun kasi kalimutin na talaga din ako ngayon. Sa panahon ngayon, parang hindi na masyado gumagana ang brain cells ko. Or parang, ako na palagi slow. Parang ganun. So, yan. Bumili ako niyan. Dalawa. Parang naman siya buy one, take one. Mayroon naka-discount ako. Nang medyo malaki. Tapos may binigay pa nga sila sa akin yung basket na ganun. Mamaya papakita ko. Nandun eh. Pinaglagyan ko ng mga ibang gamit. So, yan. So, ito. Bumili ako nito kasi ang ganda ng tela niya. May everyday, ito siya, Iflin yung brand niya. Iflin. Tapos, ang ano nito is 2-in-1 siya. Bamboo burp and nurse parang pad. So, pwede mo siyang para makita niyo.
Tapos yung white lang yung pinili ko para, di ba, neutral color lang. Ayan. Dalawa na siya sa isang box. So, pwede siyang ganyan. Para pag nagpapa-burp ka, tapos, gaganan mo dito. Ay. Ang dami kong art. Kabit mo siya. Ayan. Kabit mo lang siya gano'n. Hindi siya maalis pag nagpapaburp ka. Pwede to sa daddy kasi syempre sila naman yung medyo hindi masyadong maingat kapag magpapaburp. Diba? So, ang lambot-lambot. Naku. Kasi dinaos ko nga lang. Siya talaga. Yan, ganito yung una niyang purpose nito. So, yan. Tapos hindi siya maaalis, di ba? Ganyan lang siya. Or pwedeng paghamihan. Mamaya kung mayroon kay baby, tapos, ano, gusto mo may cover, which is ako gusto mo yun. Ganun. Gusto ko pag may hiniram kay baby, may ibigay akong tela or may ibigay akong cloth para, ay, ito po muna lagay niyo, tapos saka nakunin si baby. Para lang hindi maano si baby ma. Kasi syempre hindi mo naman alam kung ano yung suot nila. Mamaya magastas yung mukha or ma. Nahirap na. Malalaman nyo yan pag kayo na yung may baby and that. Kung maarte ako sa sarili ko, siguro baka mas maarte ako dun sa anak ko. Hindi yan, hindi siya naging babae. Gusto ko babae yun ako. Tapos ito naman. Tada! Siya ba ako? Yan. Pwede siyang nursing cover, o, oh, diba? Dalawa na. So, yan, pinili ko. Yan. Gusto ko pa ng isa nito. Natutuwa ako. So, yan. So, yung... Okay. Matami namin binili kasi hindi naman kasi kami nag baby shower. So, wala ka din talaga i-expect na mga ibibili sa amin, ganyan. So, yun. Sariling sikap. Kaya, ayun. Ito na maibalik sa box niya ng tama. Basta yun. Ito ko na sa inyo. Tapos, yung isa naman is Babu, Burp, and Beep. Pakita ko din. Gusto nyo? Sige. Gusto ko to eh. Dalawa ulit siya sa isang box. Isa na lang yung ilalabas ko kasi baka hindi ko na naman may ano. Ayan. O, diba? Suot ka lang kung kaya. Ang ganda-ganda nito. As in, lambot-lambot. Ito ko pa nga. Pag nakaluwag-luwag tayo, bibili tayo ulit nito. Pag nakaluwag-luwag. Yan. Di ba? Ang cute-cute. Ang lambot. So, ay, labas na ulit ako. Super laganda. As in, isa sa pinakamagandang nahawakan ko. Or pinakamalambot. Iflip. Kasi bait nung ano, bait nung may-ari. Mag-asawa sila na nandun. And kausap ko sila. Hello. So, ayun. Dandal pala ko ng dandal kanina. Tapos, nakita ko kontingin ko. Wala na. Naka-off na yung camera. Anyway, ito yung pinapakita ko yun. Yung mellow. Mellow Quick Dry. Ito nga yung bed protector sheet. Breathable, waterproof, laminated fabric. So, yun. Ang bed kasi namin is queen size. So, akin lang yung malaki. Para pag nandun siya, covered yung buong area.
isang ganun. Tapos para hindi siya mahigit yung ginagano na under the bed yung kinuha ko. So yun, medyo pricey siya. Kasi dati siya, $2,850 yung original price. And then yung baby company churcher, $2,565. And then nabili ko to, hindi ko sure kung $2,000 na lang. Or 2-1, ganyan. I'm not sure dun sa price, pero italagay ko pag nakita ko yung receipt nito. Kasi magkakasama naman yung mga to. Yung mga yan. Yan. So, dun na lang. Papakita ko sa inyo. Ganda ng... Ganda ng nila. Ganda na paper bag. Dami pa. Naantok na ako, ah. Then, next is, ito. Nabili ko to. Clever Hook XL Stroller Hanger. Para pag, di ba, pag nakasama mo si baby, maganda to. This is so clever talaga. Kasi, pwede mong i-hanger lang, tapos shoot-shoot mo na yung mga paper bag mo pagkasama mo si baby. Di ba, dalawa yung purpose niya. Para this one, $350. Ito. And then, I got myself, actually, para kay baby, I got myself. Okay. Ayan, zipper siya. Zippies, usable, stand-up storage bag. Maganda siya, so pwede yung maliit na gamit ni baby, nakaganyan lang. Tapos, pwede yung mga parts ng breast pump ko, pwede din dito. Tapos bumili ako ng St. Patrick's. Ito yung hinahanap ko sa mall na wala akong makita. So, yan. Nabili ko na siya. Ito, 023. Ito yung ganito yung gusto kong ipasuot sa kanya para hindi ko na siya susuotan ng shirt na tie sides at saka ng pants. Alam mo yun, yung unang uwi, ganito na lang muna. Medyo pricey nga lang, pero okay na din. Sige. Yan. Tapos, ito naman, yung 3-6. Bilan ko din siya nito kasi mabilis naman siya lumaki. So, iisa nun. And maganda dito sa gantong line, yung medyo gantong kulay, parang beige, is organic na siya. Organic cotton na yung tela dito. So, ito waterproof bib cloth. Ayan. Waterproof bib cloth siya. $190 lang, mas mura. Tapos, ito, yung mga binili kong iba. Ang dami nito from Beginnings Baby. Tingnan ko sa Instagram ko ano yung ano nila. Beginnings Baby. Ganda ng tela nila. Ang lambot. Beginnings Baby nga. So, yun. Siguro gagawin ko to ng separate na haul kasi mas detalyado. Kasi ito kasama pasok to sigurado sa newborn essentials. So, yan. Dami pa yan. Dalawang bag actually na puting ganito yung binili ko from them. So, gawan ko na lang ng ibang sa ibang video yan. Ito yung isa pa. Tapos, ito nga yung kumot ni baby para nasusuot sa kanya yung kumot niya aside from dun sa swaddle. Minsan kasi yung ibang baby lamigin, so pwedeng yung katulad ng friend ko, sabi niya, dalawang swaddle yung suot ng baby niya. Isang swaddle na yung naka-zipper, tapos isa pa ulit na ganito. So, yan. Yung isa is Halo Sleep Sack na medium yung kinuha ko. Okay. And then, yung isa naman is Halo Sleep Sack Swaddle. Ayan. So, ito yung pag maliit pa siya. And then, pag medyo malaki-malaki na siya, ito naman. Yung back is best. O, diba? So, yung isa Sleep Sack, yung isa is Sleep Sack Swaddle. Nakaka-utal yung mga ganyan nila.
Tapos, malapit na tayo matapos. Ito, bumili ako nito. Gusto ko talaga to. As in, gusto ko yan. Bonjour Baby Mix and Match Playmat with clean edges. So, naiiba-iba mo yung print niya, ganyan. Ang binili ko is, since baby boy nga, blue and gray. Yung husband ko parang gusto niya yung black. Pero sabi ko, hindi, ano na lang, blue. So, yun. Kasi ilalagay ko, kasi dun sa floor namin, dun sa loob, parang laminated wood yung sahig. Pero yung dito, syempre pag tile. So, mahirap kasi kawawa naman si baby. Baka mauntog. Katulad nung pamangkin ko, kawawa naman siya, nandito siya, untog-untog siya. Ayan. Kailangan babantayin. So, at least pag kinayaan ko siya maglakad dito, hindi siya mauntog kasi may ganyan na, diba? So, ang kailangan mo na lang is yung sa walls din na hindi siya mauntog. Tapos ito, ay bigat, wait lang. Kuha na lang ako konti-konti. Bumili ako nito. Okay, tapos panlaban ng damit ni baby. Wait lang. Yan, pinutol ko kat-kat. Kasi naman yung mukha kami ko. So, anyway, ito yon. Bumili ako sa Cycles ng Cycles Mild Laundry Detergent. Yung liquid yung binili ko. Siguro mga tatlo nito kasi mas mura, naka 20% off sila. So yun, maganda siya kasi ito din yung gamit ng sister ko. Kumaamoy, pero mabango siya kasi naiwan, ginamit namin sa damit namin. Mabango. Siguro na. Hindi ko na sabihin kung ilan per piece, basta pinapakita ko na lang sa inyo kung ano. Tapos ito naman yung Cycles Stain Soaker, maganda din kasi pag may mga mancha, ganyan, ito lang yung nilalagay ng sister ko. So, nakigaya lang ako. Ayan, maganda daw siya. Parang dabad mo naman ganun. Tapos, parang Zonrox nila, baby version. So, for the first month, ito muna yung mga gagamitin niya. And then siguro, sa susunod, try naman natin yung ibang brand kasi madaming brand yan eh. Cycles, Nature to Nurture, Tiny Buds, mga ganon. So, itatry ko din yon. Tapos, siguro gawan ko ng review para makompare-compare natin. Kasi gusto ko yun, yung parang nagtry-try ng ibang bagay. Tapos, pag once nakuha ko na yung gusto ko, doon na lang ako magsistick. Tapos, ito, bumili ako ng Graydon Baby Bottle and Needle Cleanser. Para sa mga bote niya. Tsaka pag mga pagkain, pwede din pang alam ko. Sorry na, antok na. Malapit na tayo matapos. Ang haba nitong video na ito, pasensya na. Kukay ng popcorn, merienda kayo, ganyan. Tapos, ito naman yung Cradle Baby Bottle and Nipple Cleanser. Ba't dalawa? Ay! Anyway, nalito na ako. Bakaya. Kumuha ako nito. Palas-palas sila. Anyway, ta-transfer na lang. So, syempre, mas madali naman gamitin yung mga nandito kasi gagalon-galon mo na lang. May lalagyan na siya. Compare dito. Ito yung transfer mo. So, yun. Same lang din pala sila. Ayan. Kaya mga mommies, magbasa kayo pag binibili. Tapos ito, sun care. Hindi ko pa alam kung anong wet wipes talaga yung maganda para sa baby. So if may alam kayo, comment down below kung ano yung masasuggest nyo na matibay, hindi napunip, and okay sa balat ng baby. Pero syempre iba-iba yan, trial and error nga pag may anak ka na. Pero suggest kayo. Ito yung binili ko. 200 siya, tatlo na. And maganda yung brand ng sun care kasi matibay siya talaga. So, dinay ko lang. Siguro bibili pa ako iba
Mommy Poco, pag meron akong nakita, tsaka, ano ba isa? Pigeon. Gusto ko sana yung katulad mo sa kapatid ko, kaya lang wala kasing Costco dito. Binibili niya yung box-box na, tas ang mura, $20-something lang. Tapos, ang lalaki na nung pack nung wet wipes niya. So, yun. Pero since dito nga, sa Pilipinas, siguro ano na lang ako, ganito. Lalaki naman siya, so bulak-bulak na lang, tubig, ganun na lang gamitin ko, di ba? What else? Ah, ito. Bumili pala ako dito. Yung full circle na naturally derived all-purpose cleaner. Yan. Gusto ko lang i-try para pag, di ba, sa lahat ng ano pwede siya. Kaya nga, all-purpose cleaner na safe for babies. Kasi syempre, dapat lahat ng gamit natin safe for babies na. Sa maternity bra ko, hindi ko makita. Nasaan na ba yun? Hindi ko makita. Ito na lang muna. Ito naman, insert siya sa stroller. So, bumili ako kasi yung ibang inserts, cotton or ano, ito at least mesh type. Alam mo yun. Hindi siya papawisan kasi dito sa bansa natin, Pilipinas, mainit. So, ako, lamigin ako. Yung tatay noon ako, medyo hindi siya lamigin. Talagang kaya niya yung, ano siya, gusto niya laging malamig. So, hindi ko sure kung ano yung kay baby, pero para safe, doon na tayo sa hindi pinapawisan kasi may butas-butas siyang ganyan. Tsaka nabanggit ito sa akin ng pinsan ko, ito yung gamit niya. So, yun, bumili na ako nito. I forgot the price. I think mga 170. Hindi ko sure. Okay, dapat mo magbanggit ng price. Mapapakali. So, lagay ko na lang ulit sa description box pag nakita ko yung ano. Pero nagaling to. It is, ano, Bebe Nuvo. Or, binili ko to sa yung store na nandun yun. I mean, yung booth na nandun is yung babytown_ph or yung IFAM. Yun siya. Nag-iisa na nga ito, binili ko na kasi yung display eh. Sinisim ko na lang. So, yan. Ano pa ba? Wait, cha-check ko lang. Baka may malimutan tayo. Okay na. Okay na, okay na. Ito, last na. Para at least kompleto, diba? Although, ginawan ko din to ng para mini haul nung isang araw. So, ito nga yun. Nine Moments na bra. Maganda ko kasi. Limot ko na yung price. Pero nung isa-isang video, sinasabi ko yung price nito. 600 ba? O 500? I don't mind. Ay! Itatay yung 600. Kasi mas masarap sa kasi may wire. So, yun yung 500. Kasi ito yung 600. So, susuot mo lang siyang ganyan. May strap nga lang siya. May ganun. May nabasa ko minsan, mas maganda daw yung wala nang ganito. Yung hihilahin mo lang talaga siyang ganun. So, yan. Bala ko mag-bra pa din kahit nandito lang ako sa bahay para hindi naman siya. Para okay pa din ang itsura niya, di ba? Siyempre tayo mga mommies, bababa ang self-confidence natin pag we don't feel good about ourselves. So, yun. Follow me yung inay mo. Mabait yung seller. Tapos, yung isa is ito, my wire. Ganon din siya. Pero, tada! Ito pa. Yeah. Ito pa tayo ako. Ito po, Mike. Ayan, ganyan.
Dali lang naman. So, meron akong apat na nursing bra. Next, tukalo na yung iba. Okay na yan. Hindi sa nalang paglalaba at pagkapatuyo para mabilis magamit. So, yun. Kompleto na ba tayo? Yeah. Ay, hindi. Ito pala lang. Actually, meron akong ganito. Pili sa akin ng mami ko. Ng mama ko. Kaya lang, nag-aalon kami ng asawa ko. Sobrang sarap niya sa likod. As in, ramdam na ramdam yung defense. Yung ginamit, yung bigay sa akin ni mama, ang brand is Kid They Love. As in, mas mataba siya compared doon. As in, pag gumanon ako, sobrang ang sarap sa likod. Ang sarap matulog. As in, super, super, super. Kailangan yun pag once buntis ko yun. Kahit nga hindi eh. Masarap siya kasi parang may nakasupport dun sa back mo. Ganun. So yun. So binilhan ko yung husband ko niyan para hindi kami nag-aagawan kasi sabi niya, bayaran sa paraunan mo. Ginuminyan yan. Sabi ko, sige na nga, bilhin ko na. Para at least naman, di ba, sa dinami-dami ng gamit namin ni baby, meron siyang isang kanya kasi yun, hindi siya talaga nabili ng kahit ano for him. So sabi ko, sige na, bilhan ko na, kawawa naman. Kasi yun yung talagang hilig niya. Gusto niya matulog. So, binigay ko na sa kanya. So, yun lang. Thank you for watching. And I hope nag-enjoy kayo sa videos na, sa video na to. And if meron kayong suggestions or gusto niyong gawin ko na video, comment down below. Okay? So, yun lang. Thank you for watching! So, ito, habol ko lang. Ang pala, hindi ko siya napansin. Sobrang laki niya, hindi ko siya napansin, no? Bumili pala kami ng crib. Ang crib na kinuha namin is yung 4 months na. Nung una, ayoko siya talagang... Una, maganda siya, maganda tingnan. Kaya lang, for the price, parang medyo parang, ha? Ayoko na. Ang mahal naman yan, kama lang ng maliit na bata. So, parang ganun. Pero, naisip kasi namin, maganda yung, ano niya, yung madali siyang gamitin, madali siya ilipat, tapos, syempre, kami lang ng asawa ko dito, so, kung nasa loob siya ng kwarto, pwede ko siyang dalhin dito palabas, tapos makakagawa ako ng iba kong gagawin, nandun na siya sa crib na yun, kasi, papakita ko sa inyo, hindi ko palang ma-unbox ngayon, kasi malaki siya, and, wala pa naman si baby, so, gagawa natin yun ng reviews, yung mga hinhaul ko dito, mas, gagawin ko na in-depth na reviews, pag once nagagamit ko na sila. So, yun. Tapos, nagpagawa din kami ng mattress pala sa Tiny Winks, yung binilhan ko nito. Wala sila talaga nung sa 4 Moms na breeds na ano, na mattress. Pala pinuha ko. 4 Moms breeds na playpen. Tapos, wala sila nun. Pero, ano, mabait naman yung seller and nag-ano sila. Meron silang customized na mattress. Tapos, susukali na lang dun sa playpen. Ano, binili mo. So, yun. Lang hintay ko. Wala ako. Aray! Ang wala ako is yung, ano, hindi ako bumili na unan. Tama ba yun? Kasi, feeling ko, hindi man kailangan, hindi man siya malikot. So, baka okay na yun, no? Comment down below kung kailangan, sabihin niyo sa akin kung kailangan ba or hindi, ganyan. Panik ako, na-alert na ako kasi baka pagsaka naman ako nito. So, yun. Hindi ko alam kung kailangan ko pa siya bigyan ng ano, ng unan. So, yun. And, yun, wala na sweet. Thank you for watching! Bye!